Hello everyone! Welcome ulit dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Para naman sa mga subscriber natin, sa mga nanonood, sa mga vlogs ko na nasa ibayong dagat, nasa abroad para maghanap buhay, nagsusumikap para may mabago ang kanilang buhay. Dasal ko lagi ang inyong kaligtasan. Sa vlog na ito, magpapatuloy tayo sa ating mga horoscope. At ngayon, pag-uusapan natin ang Ox, Ox Horoscope 2023 at ang Feng Shui Prediction. Ang 2023 ay tiyak na magiging isang maswerteng taon para sa mga ipinanganak sa Year of the Ox. Magiging relax at magiging maganda ang pakiramdam nila tungkol sa kanilang sarili. At ang magandang balancing ito ay magkakaroon ng masayang epekto sa iyong buhay pag-ibig. Paunawa at paalala lamang po na ito ay pawang gabay lamang. Ang vlog na ito ay pawang gabay lamang. Nasa ating mga kamay pa rin ang ating diskarte sa buhay, tiyaga at relasyon sa may kapal at relasyon sa mga taong nakapaligid sa atin ang magdadala sa atin ng maraming kasaganahan at of course, tagumpay sa buhay. So, let's continue. Ang 2023 Chinese Horoscope ay nagsasabi na ang mga ipinanganak sa sign na Ox ay magkakaroon ng isang taon na puno ng mga tagumpay sa lahat ng mga aspeto sa buhay. Magkakaroon sila ng maraming biyahe at ma-involve din sila sa maraming proyekto. Ngunit, gagawa rin sila ng mga plano upang maging malapit sa kanila ang kanilang pamilya. Ang mga single na Ox ay makakakuha ng higit na tiwala sa kanilang sarili at magpapasya na mag-move forward, sumulong sa aspetong emosyonal at buksan ang kanilang puso upang matugunan ang mga bagong tao na gustong kumatok at maging parte ng kanilang buhay. Sa mga unang buwan ng Tagsibol, mapupuno sila ng mga bagong ideya at pagiging malikhain. Sa 2023, darating din ang mga pera sa mga taong ipinanganak sa sign na Ox at maraming pagkakataon ang magaganap at maraming oportunidad ang darating. Ang iyong lucky color Ox para sa 2023 ay purple and green or lila at berde. Ang lucky numbers naman ay 3 and 9. Ang lucky directions ay south, east, south, and north. Dumako naman tayo sa love horoscope, pag-ibig sa buong taon. Magsisimula tayo sa first quarter. Magkakaroon ka ng pagnanais na palakasin ang mga ugnayan na magbubuklod sa iyo, sa iyong asawa, at bumuo ng mas matatag na pagsasama habang tumatagal. At ang mga pangyayari ay magbibigay sa iyo ng oportunidad at pagkakataon upang gawin ang mga ito. Dumako naman tayo sa second quarter. Maliligtas ka sa mga sentimental na bagyo at matitikman mo ang masarap na sandali na maglilibang at magbibigay sa iyo ng oras sa tabi ng iyong minamahal. Ang romantikong pagkakasundo na ito ay magbibigay din sa iyo ng malalim na pakiramdam ng balanse at kapayapaan. Sa mga single naman, mabubuhay ka sa isang parang nakakabaliw na panahon dahil marami ang magpaparamdam at kakatok na sa iyong puso at magpapaantig at magbibigay hiwatig ng pag-ibig. Third quarter naman tayo, maghahari ang kaligayahan at kasiglahan. Magiging mabuti ang iyong pakiramdam tungkol sa iyong sarili at ang iyong relasyon sa iyong asawa ay magiging mas maayos dahil dito. Ipapaalam mo sa kanya ang iyong optimismo at banayad mong hikayatin ang taong ito na tingnan ang positibong bahagi ng bawat sitwasyon sa inyong buhay at buhay mag-asawa. Fourth quarter naman tayo, maaaring ikaw ay bahagyang humingi ng pag-ibig. Subukan mong huwag masyadong maging matanong sa taong umiibig sa iyo. Hindi ka rin madaling pakisamahan kasi. Ngayon, tumungo naman tayo sa Money and Finance Horoscope.
pera at pananalapi na aspeto ng mga OCs para sa 2023. Maaring magdulot ng ilang pag-aalala para sa mga malalaking pamumuhunan sa share market. Ang kawalan ng katiyakan sa paghahanap ng market ay magpapatuloy ng ilang sandali bago ito maging stable sa susunod na taon. Kaya't maging matalino. Para sa mga nasa isang karera, trabaho o profesyon, dapat maging maingat sa bagong kapaligiran sa iyong trabaho. Lalong-lalo na kung ikaw ay hindi tiyak sa iyong sarili at hindi ka confident. At pinapayo rin na maging masinop at maging tipid, huwag maging waldas. Ngayon, tumungo naman tayo sa health or kalusugan na horoscope para sa mga OX ngayong 2023. Ang kamakailan lang pagpapabuti o pagpapagaling mula sa sakit ay isang magandang sinyales at dapat na ipagpatuloy at umasa sa mga positibong mga bagay sa hinaharap. Ang pagkakaroon ng napakabuting kalusugan ay napakahalaga at dapat bigyang halaga sa ating buhay. At dapat natin isaalang-alang ang ating buhay sa mga hinaharap. Patuloy na pagbutihin ang kalusugan at magsumikap para sa hinaharap. Dahil ang hinaharap or ang future ay isang mahabang paglalakbay. Patuloy na pagbutihin ang kalusugan at magsumikap para sa hinaharap. Dahil ang tinatawag natin na future ay isang mahabang paglalakbay na maraming hamon sa buhay, maraming kaguluhan at pakikipagsapalaran. May kasabihan na magpahinga ka kung kailangan, pero huwag madaling sumuko. Ngayon, tumungo naman tayo sa Year of the Ox and the Five Elements. Unahin natin ang Wood Ox 1925 and 1985. Kung ipinanganak ka sa pagitan ng January 24, 1925 to February 12, 1926 or February 20, 1985 to February 8, 1986, dito ka napapabilang. Bumuo ng magandang relasyon sa iba, lalo na sa opisina. Sa upper half ng taon, normal ang swerte. Ngunit sa kalagitnaan ng taon ay may mga pagbabago. Maging mas matulungin. At kapag pumipirma ka ng kontrata, huwag maging padalos-dalos. Huwag rin maging garantor para maiwasan ang kaso sa korte o sa husgado. Tumungo naman tayo sa Ox 1973. Kung ipinanganak ka sa pagitan ng February 3, 1973 hanggang January 22, 1974, dito ka napapabilang. Huwag kailanman maging gahaman at pag-ingatan ang relasyon at ang iyong buhay may asawa. Magiging normal ang swerte mo sa kayamanan or aspeto sa pera. Makakatanggap ka ng tulong mula sa mga taong nakapaligid sa iyo. Dahil may mga araw na hindi magiging maswerte ang pagpasok ng pera, gawin ang lahat ng pag-iingat at pagtitipid. Dumako naman tayo sa Metal Ox 1961. Kung ipinanganak ka sa pagitan ng February 15, 1961 hanggang February 4, 1962, Metal Ox group ka napapabilang. Magkakaroon ng maraming chismis. Huwag maging busybody, yung busy-busyhan lang at huwag pansinin din ang mga chismis. Katahimikan, sabi nila ay ginto or tinatawag natin na peace of mind. Maging mas matulungin kapag may oportunidad na tumulong at kapag pumipirma ka ng kontrata upang maiwasan na anumang pagkakamali sa loob ng kontratang ito, basahin ang lahat ng detalye. Dahil dito, maaari nitong maiwasan ang mga kaso sa korte o pagkabangkarote na pwede at posibleng mangyari sa iyo. Subukang iwasan ang pag-aaway sa pagitan ng iyong mga mahal sa buhay. At gumawa ng higit pang mabubuting gawa para mas pumasok ang swerte sa buhay mo ngayong 2023.
EarthOx 1949, kung ipinanganak ka sa pagitan ng January 29, 1949 hanggang February 16, 1950, dito ka sa grupong ito napapabilang. Ang swerte ng kayamanan ay nasa sa iyo at maaaring mayroon din ilang sorpresang kayamanan na darating. Dapat alam mo ang mga pagnanakaw sa iyong paligid. Huwag kailanman ipakita o ipagmayabang ang iyong pera sa ibang tao. Mas maging matulungin sa pagitan mo at ng iyong mga miyembro ng pamilya, subukang magbigay at maging open-minded para sa kanila at magbigay pa ng pasensya na higit pang kinakailangan. Huwag kailanman makipagkompetensya sa mga nakababatang henerasyon. Subukan huwag makipag-away sa iba, bawasan ang komprontasyon dahil ito rin ang magbibigay sa iyo ng katiwasayan sa pag-iisip at magiging limited ang problemang darating sa iyo. Subukan huwag makipag-away sa iba, bawasan ang komprontasyon para bawas problema din at para hindi mawalan ng swerte. Tumungo naman tayo sa FireOx 1997 kung ipinanganak ka sa pagitan ng February 7, 1997 hanggang January 27, 1998, dito ka naman napapabilang. Para sa mga laborer, para sa mga trabahante, para sa mga manggagawa, magiging mabuti at malapitin ka ng swerte. Magiging matagumpay ang mga plano mo kung saan ay dapat mo itong ipagpatuloy. Pagdating sa iyong pamilya, magiging maganda ang daloy ng swerte naman para sa iyong pamilya. At dapat hindi ka mag-alala. Malapit nang magkaroon ng partner ang mga single. Mag-ingat sa mga aksidente sa trapiko o kalsada. Huwag kailanman bilisan ang pagpapatakbo kung ikaw ay nagmamaneho. Para sa mga estudyante, subukan huwag gumamit ng mga social media ng madalas dahil maaari ito maka-apekto sa iyong pag-aaral at mga resulta sa mga examination. At muli, paalala lamang po na ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa ating mga kamay pa rin, sa ating tiyaga, diskarte at pagsisikap sa buhay, sa ating relasyon sa may kapal, sa ating relasyon sa mga taong nakapaligid sa atin. Itong mga ito ang tutulong sa atin at magdadala sa atin ng kasaganahan at tagumpay sa buhay. Naway nagustuhan ninyo ang vlog nating ito at napulutan ng aral at gabay. Support nyo naman ako sa pamamagitan ng pagsasubscribe dito sa aking YouTube channel at click nyo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa marami pang bagong vlog na darating. And please follow me on my Facebook page para sa mga announcement. At please bisitahin nyo rin po at mag-subscribe din po kayo sa bago kong YouTube channel, Franz Byron PH. At magpo-post tayo, mag-upload tayo ng ibang content sa channel na yan. Kaya, mag-subscribe na kayo now na. Muli, maraming salamat sa patuloy na panonood at pagmamahal. Kita-kita tayo sa susunod kong vlog dito sa channel na ito at sa isa ko pang YouTube channel. Ingat always!